Hello guys, welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo ng chocolate in a basket with balloons. Actually, dapat talaga wala tong mga dahon at saka bulaklak, pero nakakaawa naman kung di naman natin lalagyan ng konting accessories. So free na lang natin yung dahon at saka yung flowers para mas maganda naman tingnan. For the chocolate, instead na ilagay natin sa stick isa-isa para at mapapamahal pa siya kasi additional syempre yun, matrabaho, isa-isang gagawin. Ang ginawa ko ay sinaksak ko na lang or in-insert ko na lang dun sa mga pagitan ng mga dahon. Isa rin tulong ng mga dahon na yun para maging suporta dun sa mga chocolate na hindi naman natutumba. Yan, ganyan lang. Isa-isa ko lang sinaksik. Basta secure lang na hindi naman matutumba o malalaglag. Para mas maganda pa rin siya tingnan. Kaya lang kasi mas maganda yung nasa stick kasi mas litaw na litaw sa arrangement, diba? Pwede mong palakihin yung arrangement, pataasin pa. So, mas maganda pa rin tingnan yung may stick. Kaya lang, limited yung budget. Kaya medyo gawa natin ang diskarte para matulungan natin yung tao na mas maging maganda naman yung ireregalo niya. Ganyan lang. Simple lang. Pero nandun pa rin siya sa basket na usual natin ginagamit. Kaya lang, medyo budgeted lang. Pero maganda rin naman. Diba? Maayos naman. Kita naman yung mga chocolate. Basta yung malalaki nasa likod, yung maliliit nasa harapan. Yan. Tama lang din naman yung dami ng chocolate niya. Kasya naman. Then, dagdag lang ako ng konting flowers para may additional colors. Yan, for free na yan. Walang problema yun. Basta mapasaya lang yung makakatanggap. Diba? Ano ba naman yung magdagdag tayo ng konti? Konting halaga lang naman. Basta maging masaya yung makakatanggap. Tapos, yun, ayos-ayos ko lang. Para mas maging na ganda. Tapos nagdagdag lang ako ng pillars na aster para matakpan yung mga blankong area dun sa likod tsaka sa pagitan ng chocolate at ng mga bulaklak. Tapos yan, naglagay na ako ng lobo. Yung lobo na ginamit natin dyan, yung ready-made na, hindi na yung bobo balloons para hindi na siya mas mapamahal. So, ready designs na lang ng congratulations at saka iba pang mga foil na lobo, yung star. Pero bago pala, naglagay muna ako ng ribbon para mas maganda naman tingnan. Yung pull ribbon lang ang ginamit ko dyan. Siyempre, budget eh, diba? Pero maganda pa rin. Yan. Tapos, kinurl ko lang yung ribbon gamit ang gunting para hindi naman masyadong nakalaylay. Tapos, ayos-ayos lang. Yan. Tapos, lalagay ko na yung iba pang mga lobong idinagdag ko na star. Para ito sa isang board passer. Yes, yan. Ganyan na. Hindi naman, diba? Kahit budgeted. Thank you for watching. See you on the next one. God bless. Ingat guys.